Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Monday morning. Yes po. Yes, start of the week. Of course, mga katambay-tambayers at mga nixters, welcome to the Tambayan program. Kasama ko po, walang iba kundi ang napaka-special nating co-host, syempre, si Dion Malano, aka Dion Say. Magandang hali po. Lunes ngayon. Isilang po at sisimulan po natin ang mga gandang mga host. Correct! Introduce mo naman ako rin. Siyempre, kasama ko po ang ating special na host. Ngayong Monday na to, dahil di tayo normal na gumonday, Atty. Nick Nangit aka J-Lo! Wala ba tayong pag-TikTok? Hindi tayo handa kasi wala pa tayo show today, di ba? Oo. Biglaan to. Okay. 102 days na lang. Alisin ko na yung iba. Kasi medyo na mga tao. Minsan lang tayo magkataon ng Lunes. Correct. 102 days na lang bago magpasko. Ayan. Uy, malapit na. Correct. Uy, abangan ninyo ha, kasi pinost ko na yan sa Facebook ko. Oh, alam nyo mga katambay, syempre, tinanggal ko na rin, di ba? Di ba? Abangan nyo po sa Wednesday. Hmm. Napaka-special ng ating bisita. Oh. At least by, hindi ko alam, basta may bisita tayo, alam nyo, kailangan, no? Wednesday. Oh. Kasi nasa sentro siya ng skandalo ngayon. Wow. Anong kasing skandalo yan? Basta! Artista ba yan? Basta! Syempre, wag natin sabihin, di ba? Para abangan nyo, kasi ngayon nyo lang siya mapapakinggan sa radyo. Oo. Sa radyo, sa Facebook, yes, sa YouTube, sa YouTube, sa lahat. Oo, maski sa mainstream media din, yes, siya napapakinggan. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Yes. Kaya mapangahas. Correct, mapangahas ang aming talakayan sa Wednesday. Wednesday, huwag nyo palalagpasin. Ayan. Oh, ngayon. Pero dahil dyan, dahil nga, medyo alam mo naman is sa Manila Bay. Yes. Sa PhilHealth, medyo chill muna tayo ngayon. Correct. Uh-oh. Kasi meron tayong guest host, guest ngayon. Okay. Pero by appointment due to syempre COVID. Uh-oh. So dahil nga sa COVID nga, ayan, itong kaibigan kong to, dahil kong friends, di ba? Oo naman, ikaw pa. Ano, dati siya, meron ba-ari siya na isang travel agency na very, very successful. Ang problema, siyempre dahil sa COVID, nahirapan sila magpatuloy. Oh. At napigil ang kanyang negosyo. Pero, tama. Dahil nga itong taong to, napaka magaling talaga, nag-shift siya sa online selling. Ngayon, okay, pakinggan natin ang kanyang story. Pinapakilala ko po ang aking kaibigan. Siya po ang owner ng Signal Travel and Tours, Signal Trading and Marketing, at siya rin po ang current president ng Association of Travel and Tour Agencies Calabar Zone. Gaya na grab a door! Friendship! Hi, friends! Ayon! Nakakaano naman yung introduction, talagang super, ano, no? Ang taas ng energy! Ang linaw! Ang linaw, no? Oo nga. Friendship, kumusta ka na? Heto naman. Okay naman. Medyo busy sa ating bagong negosyo. Yun nga, so dahil sa negosyo mo, kasi, thank you. Ayon, kwento muna, di ba? Kasi kayo yung sobrang tinamaan ng isa mga tinamaan ng COVID ng negosyo dahil kayo ay travel agency. Kamusta, yes, naman? Paano mo nagawa na paraan yon? Oo, alam mo yon, yung parang, alam mo yon, natulog ka na jet setter ka, pagising mo parang hampas lupa ka na lang, di ba? Kasi wala ka ng negosyo. So, syempre nung una yung adjustment, alam mo yon, parang dumaan din kami sa parang denial stage eh, na parang bang totoo na ba to, nangyayari na ba to, talaga. Oo. Na pero alam mo 'yon, syempre hindi ka naman pwedeng manatili doon, especially nung nakikita ko na yung mga staff ko na alam mo 'yon, hindi, wala silang trabaho, anong papakain nila sa pamilya nila. So sabi ko hindi pwedeng ganito na lang, na maghintay na lang tayo kung kailan uli magbubukas ang travel industry, which is habang tumatagal yung pandemic, medyo palabo ng palabo eh, 'di ba? Kung kailan babalik. Totoo 'yan. So, nag-isip kami nung partner ko, ni Yarden, na ano yung pwede namin gawin. So, nung mga time na yon, syempre, mga tao nagiging health conscious. So, nung binalikan namin, yung na-meet namin before way back 2016, which is yung mga manufacturers ng virgin coconut oil. Oh, ayun. Uy, parang tayo, yeah, virgin. Wala na, mag-walk out na ako. Ayun nga. Friendship, virgin coconut oil. Anong meron dito? Oh, yan. So, syempre, di ba si virgin coconut oil, alam naman natin, yung mga
normal usage niya, yan, iba ginagamit siya as supplement dahil it has hyaluronic content na very good ngayon, timely, kasi it boosts the immune system. Pero knowing, alam mo naman si friendship mo, ayaw natin ng masyadong, alam mo yun, na gaya-gaya ka lang. So nag-innovate kami na ang ganda-ganda ng VCO plus widely available siya dito sa Pilipinas. Kaya lang, puro VCO na lang ba? Alam mo yun, na oil na lang. Nag-isip kami, ano pa bang produkto ang pwedeng gawin out of virgin coconut oil? Ayan. So, dun lumabas ngayon yung mga products ng naturals. So, imagine mo, ano, no? From travel agent to virgin coconut oil. Oo. Ang tanong ko siya, si Miss Girlie, ano? Matanong kita, kasi di ba from travel agency, para ang layo ng nilakbay mo. Talaga, nag-travel talaga siya. Kasi bigla na lang nag-venture into mga... Ano ba tawag dito? Ano beauty ito? Products ba to? Or health and beauty products? Salamat ko sa portalik. Patala po siya earlier today. Maraming salamat ha. Ito, meron ko ba virgin coconut oil? Wala, di ba? Meron. Meron din kami. Oo. Hindi, itong bagay ito sa akin. Siyempre, yan, kasi friendship. Oo, VCO. Yan. Okay. Paano ho kayo napunta dyan sa venture na yan? Kasi itong programa namin, inaanyayahan namin, hindi lang naman yung mga kilalang personalidad, kundi pati yung mga taong may gustong ibahagi na mahalaga, na makaka-inspire sa mga nakikinig. Mm-hmm. At isa nga po kayo dyan na Miss Girlie. Ngayon, since parang ang layo ng nilakbay, ano? From travel agency. Yan ba yung mga nagpapa-book? Yeah, mga pa-booking. Oo, mga pa-booking sa aeroplano, di ba? Tapos bigla kayo napunta sa mga health and beauty products. Paano na ano kayo na nainganyo dito o nag-shift? Ah, di ba? From jet setter to magdinyog. Ano yan? Hindi ganito na lang. From jet setter to buko juice. De, joke lang. Di ba? Sige po. Ano yan? Una kasi, talagang nag-isip kami, na-inspire ako na kumilos. Kasi yung alam mo yung nakita ko yung mga staff ko sa travel agency. Mm. And then yung mga tao na, yung mga ibang agency din na... member namin sa Ata Calabarzon, hindi sila sumusuko. So sabi ko, para sa akin, as a president ng organization, tapos as the owner of the company na may mga staff, parang bakit ako susuko? Tama, to yan. So ngayon, ang mahirap, ang challenging nung time na yun, syempre, yan, ECQ, hindi ka pwedeng lumabas. Hindi pwedeng lumabas. So, nag-adapt kami with the new normal. Ano ba ang ano na in ngayon? Which is, isa is online selling, yung mga delivery. Tapos, inisip namin, anong produkto ba yung kailangan ng tao ngayon? Diba? Na at the same time, healthy siya. So, alam mo yun, kailangan kasi ngayon, sabi nga nila, hindi lang basta mayaman or hindi lang yung mga malalakas na taong magsusurvive. Ang magsusurvive ngayon, mas more on yung mga resilient na tao na who can easily adapt dun sa changes. Kasi talagang sobrang, alam mo yun, sabi ko nga eh, natulog lang tayo pagising natin, parang nasa ibang mundo na tayo, ibang-iba na lahat. Pero prior to this venture, meron na ba kayong dating karanasan sa mga ganitong health and beauty products or saka pa lang kayo nag-research nung pumasok ang pandemya? Actually, way back 2016, na-meet na namin yung mga manufacturers ng virgin coconut oil sa Quezon. Hmm. So, noon pa lang, na-inspire na kami regarding dun sa mga health benefits ng virgin coconut oil. Mm-hmm. So, naisip namin, parang alam mo yun, kung tutuusin yung solusyon doon sa problema natin ngayon, nandito lang widely available sa atin. It so happened, hindi sila masyadong namamarket. So, doon kami na-inspire, nabalikan yung virgin coconut oil. And then, yes. Tapos, nakipag-partner kami, of course, sa mga sa formulator, sa mga professional that can help us. Kasi hindi naman siya basta mixture lang eh. So, ma'am, inaano niyo to, tawag dito, yung inyong new venture, yes. Ito po ba'y meron kayong parang
isang office or shop or yes. nag-online kayo? Nung una, syempre, ECQ, MECQ, masyadong mahigpit, hindi pa kami nagkaroon ng store. Pero more on online kami. So yung mga distributors na nakuha namin, it's more on online. Then ipapa-deliver. But okay. Now, since medyo maluwag na siya, in-open na namin yung office namin. Kasi iba pa rin yung meron kang okay. office. Eh. Considering po na nag-online kayo, ano yung mga na-encounter ninyo mga problema noon? Kasi may marami tayong nakikinig dito sa iba't ibang panig ng mundo na maaaring mabigyan nyo ng payo na kumago-online selling sila. So ano mga problemang na encuentro nyo nung bago kayong nagsimula na mag-online selling? Okay. Ang isang napansin ko ngayon sa online selling, masyadong yung competition yan, masyadong tough. So sabi ko nga kanina, pagpapasok ka sa online selling, you have to choose your product na something unique sa market. Hindi yung pare-pareho na lang kayo ng binibenta. Kasi una, yung competition. Tapos yung naging susunod na challenge namin, of course yung logistics. Kasi nga, masyadong mahigpit sa mga boundaries, alam mo yon na hindi lahat po pwede. So dapat alamin mo din muna yung produktong papasukin mo kung angkop ba siya doon sa sitwasyon. Halimbawa, ang mga products mo, mga luxury bags, tapos pandemic. So sinong bibili sa'yo? Eh, kailangan ng tao ng pera. When you say logistics po, what exactly do you mean po? Logistics, syempre, di ba, yung transport from mga courier. Ayun. So, noong una ho ba, limited lang yung coverage area ninyo nung simula? Yes, nung una, we started with Metro Manila lang. Ayun. Kasi madali lang yan, nandyan yung mga courier partner natin na same day delivery. Uh-oh. Pero dumating na yung time kasi nakarating na rin products namin sa Visayas and then sa Cagayan. Kasi yan yung isang problem ng mga nag-online selling ngayon, di ba, Dionce? Kasi sila, okay, may product nga sila, kaya lang ang problema naman yung delivery. Logistics. Yan yung logistics na sinasabi ni Miss Girlie, ano? Yes. Kasi yung delivery na yan, minsan syempre kailangan tututukan mo at hindi naman laging available, let's say yung mga delivery services, yes, di ba? Or minsan namimili sila kung saan lang nila pwedeng ipadala considering na meron tayong MECQ, ECQ, pag ganun-ganun, yes. Di ba? So nagbabago-bago. So yan ay isang valid na problem. Ang isa pang valid din na problem ba para sa inyo, Miss Girlie, ay yung internet connection nyo? Ayan, oo nga. Yes. Internet nyo. Okay, anong experience nyo dyan sa internet connection nyo? Isa pa yung problema sa internet. Alam mo yun, may time kung kailangan mo kasi mag-zoom meeting ka. Kasi ngayon, ang mga meeting natin, zoom na lang, online. Biglang, alam mo yun, umulan lang, intermittent na yung connection. Ano connection nyo, friendship? Ano connection nyo? PLDT pa kami, friendship, ha? Ako. PLDT, ha? Hindi na tayo nagbago, ha? Sana nga dito, umano na, umayos na yun dito, di ba? Kung umuulan, intermittent pa rin tayo, ha? Partida, fiber pa yan. O, di ba? Fiber pa yan. Mo, paano na lang yung hindi naka-fiber? Di ba? Lalong kawawa, di ba? Di na tayo nagbago, ha? Yun yung naging problema rin yan, meron din ako na-encounter, especially yung mga distributors namin sa provinces, kasi nagpakanda kami ng mga product updates para syempre, i-explain mo naman ano yung produkto mo. Ngayon, gustuhin man nilang mag-join, hindi sila maka-join kasi ang problema nila, yung internet connection nila doon sa area nila. Yeah. So very valid yung observation nga ni Miss Girlie, na maraming gusto mag-online selling ngayon. Ang problem is yung nga, binanggit niya una, yung competition. Kailangan may produkto ka na kakaiba, di ba? And pangalawa, yung logistics, delivery services, at pangatlo, yung sinasabing internet connection. Very importante kaya ang online selling. Nalagpasan ni Miss Girlie itong mga problems na ito. Paano niyo po nagawa? Okay, yung una, yung sa product madali kasi meron na siyang nakilala, formulator. Yung namang delivery services at saka yung logistics. Paano niyo po hinaharap pag nagkakaroon ng problem sa delivery o kaya sa internet? Okay, nung dumami na yung mga customers namin, nag-in-house ako ng sarili kong delivery, ng sarili kong courier. So meaning nag-invest kayo sa parang van or kotse or motor? Yung isang staff ko mula sa
alam mo yon, taga-process namin yung visa kasi may motorcycle sa. Yes. Kayo nagdala sa iyo kanina. Kayo nagulat ako sa pala. So, na-discover niya na may mga skills din pala yung mga tauhan ninyo, yes. Di ba? So, it helps. Nakakatulong yon sa mga ibang nakikinig sa atin. Yung mga kakilala nyo na pwede nyo rin tulungan, magkaroon din sila ng konting kikitain pag sila naman ang mag-deliver, di ba? So, yun ang experience ni Miss Girlie. Ano pa, okay, ano pa po ang mga, paano nyo nalagpasan yung mga problema nga sa delivery at saka sa internet? Yun, so, yun nga, yung mga friend ko at saka yung staff ko, dun kami nagsimula na may motorcycle naman siya. Tinanong ko siya kung gusto niya mag-shift, alam mo yun, from office boy to delivery service. Ngayon, siyempre, wala nang pili-pili ang mga tao kung saan kikita. So, ayun, yun yung isa, na, yung within Metro Manila. O sige, ang problema na namin, yung inter-island. Pwede na. Si inter-island, okay. Ang ginawa naman namin dyan, talagang naghanap kami ng partner na, alam mo yun, kasi hindi lahat eh. Marami sila. Hindi ko alam kung pwede ako mag-mention na link. Pero alam mo yun, nakikita naman natin sa Facebook, kailangan kasi mamili ka rin nung courier service na maayos iha-handle yung mga packages mo. Especially yung tamin. Ayan. Although naka sa pet bottle siya, pero ibalibag mo yan, mababasag pa rin yan, di ba? Oh. Ang kagandahan po sa inyong negosyo is meron na kayong mga prior connections at saka may resources kayo dahil nga, yes. Paano po yung, example, may mga iba na ordinary employee lang. So, kung sila, wala silang connection, wala rin silang kapital, anong maipapayo ninyo? Kayo po ba ay lumapit sa bangko or anybody na magpapalend? Kasi may mga ganyan, mga tao na wala talaga sila. Maliit lang ang startup capital. Anong masasuggest ninyo? Kami, I'm just so lucky to have, may bangko de daddy. May parents ako na bangko? Bautang? Kumbaga, may umalalay sa amin. Pero still, dun sa mga wala, alam mo, nauuso ngayon yung dropshipping. Actually, ino-offer na rin namin yan. Dropshipping? Ano po yun? Yes. Yung, pwede kasi, wala ka talagang product. Alam mo yun, para kang ipopost po lang na ipopost yung product niya. And then, pag nag-order si customer, tsaka mo ipiplace yung order sa amin, andun na lahat ng information, kami na rin ang magdi-deliver kay customer. Kung cash on delivery siya, kami na rin ang kocollect. And then, i-deposit na lang namin sa'yo yung commission mo. Napaka-informative naman. Pwede pala yan. So, pwede niyan, at least nagkaroon ng idea yung mga ibang mga nakikinig sa atin, di ba? Marami nang nag-o-offer niyan, yung mga gano'n na dropshipping. Meron din naman, kami, we started before, yung package namin para makapag-start ka, kailangan may investment ka on 1,888 of initial product purchase. But we lower it down to 499. With 499, reseller ka na, distributor ka na namin. Hindi masama. At least magkakaroon ng idea yung mga tao. Let us say they want yung product ninyo mismo or maybe they have their own products. Magkaroon sila ng idea on reselling, di ba? Speaking of yung internet naman, kung nagkakaroon kayo ng problem sa internet, paano niyo na solusyonan? Kasi nga sabi niya may PLDT fiber kayo, no? Pero kung paano kung lumakas ang hangin, biglang nawala ang connection. Paano mo sa solusyonan yan? Actually, yun yung medyo mahirap, no? Yung pagdating sa internet connection. Pero kami, naka-standby lang ako lagi na may, alam mo yun, may data ka in case na yung connection ni PLDT is hindi ganun ka-consistent. Talagang, daig pa niya nag-IF talaga, no? Nag-i-intermittent. diba? Yan. So, kailangan lang, may alternative ka. Sabi ko nga dito sa mundo ng online selling, hindi lang kailangan madiskarte ka din. Diyan ba sa online selling business ninyo, may ginagamit kayong app para sa cash collection? Kasi cashless na ngayon, di ba? Kaysa naman magbabayaran pa ng papel, tapos suklian. Yes. Minsan, ang ginagawa na ngayon is diretso ng bayad na. Tapos sa isang account. Paano nyo ina-handle yung application ng cash collections?
Yung sa cash collections, marami naman na yan. Nandiyan si Gcash, si Paymaya, marami pang iba. So, libre naman yan. Doon sa mga online seller, you just have to, alam mo, take time na mag-sign up. So, kasi malaki din siya. Halos yung mga customers din eh. Kahit tayo, ako, sa mall, nagugulat ako na ngayon. Uso na na tumatanggap na sila almost all establishments ng Gcash. So, talagang pinapromote na nila yung cashless transaction. So, ayun, dapat. Pero, ayan ako lang ha, ang isang ano lang yan, disadvantage niyan. Ayan, nakinig kayo ha, mga katambay, tambayers. Especially yung mga sasabihin sa'yo, nag-bank transfer na ako. Ayan. Kailangan naka-online banking ka na talagang machi-check mo real-time kung nag-transfer ba. Ayun. Kasi, ulube-level up ang mga scammers, sa totoo lang. Kaya na, pati yung mga deposit slip na pepeking na nila. Alam mo yon? Akala mo, nag-send sila sa'yo ng, sige, nag-transfer na ako sa account mo. Illegit na legit, alam mo yung mga ordinary transfer na ini-screenshot nila. Akala mo totoong totoo. Na malalaman mo lang. Yes, malalaman mo lang hindi sa totoo kasi wala siya sa bank account mo, di ba? Wow. Ang gagaling na nila, nagpo-photoshop na sila. So ang maganda pala rito, maipapayo ninyo sa mga online sellers na kagaya ninyo, is dapat mag-online banking din sila. At sigurado dapat Pero I hope, I hope lang yung online banking natin is maganda. Kasi minsan bigla na lang may mga accounts na, di ba, na biglang nawawala. Nawawala rin. Kaya may mga ganyang problems na, alam nyo, ang hirap ng ganito, ano, mga katambay-tambayers. Kasi kapag ganun ang nangyari, ang option na binibigay sa mga may mga depositors is ireklamo daw una sa banko. Siyempre walang kwenta ireklamo sa banko, di ba? So as sinasabi nila, second is ireklamo mo daw sa banko central mismo. Meron sila doon complaint center. Isa rin problema rin 'yon. Kasi Diyos ko, aabuti na ng anim na buwan, hindi mo pa alam kung ano nangyari sa account mo. In the meantime, makikinitan ka utang-utang ko saan para lang makakontinue ka ng business mo. Yan ang problema. Yan ang, well, that's of course yung business side and financing side. Anyway, Miss Girly, yung inyong, so far, ano ba kayo? Yung biglang nag-boom na lang or it took time bago yung inyong online selling business lumaki? Alam mo, nagulat nga kami kasi we just launched the product in the market last July 10. Ito yun. Na inopen namin siya na sa social media and in a matter of 2 months, kasi July, September, sa 2 months, in a matter of 2 months, nagulat ako, alam mo, nakarating na ang product natin sa Visayas and upper Cagayan. Siguro bago nyo i-continue, Miss Girly, magpapasalamat muna kami ni Dionce. Sa sponsor. Oo, sa sponsor. Naturals, yung isa ay 3-in-1 VCO germicidal shampoo and conditioner. Ano ba ito? Mawawala lahat ng germs ko sa buhok. Ano ba yun? Malinis tayo. Oo, malinis. Virgin coconut oil, bagay pala sa akin. Yung isa naman, Carabao milk. Hala, gatas ng kalabaw. Masarap yun. Masarap ba? Oo. Naiibabalasa nung gatas na ganun. Oo, pero mabilis masira kasi yun. Alam mo, nakatikim lang ako ng gatas ng kalabaw nung nagpunta ako sa Laguna. Fresh ka. Iba namang gatas yan eh. Ang sinasabi ko yung gatas na ano. Oy mga katabi, umalis ha kasi mamaya meron kaming ano, blind item. Pero in the meantime, eto nga, ang ganda ng product niya, yung Carabao Milk Skincare Soap. Sa'yo, ano yung naman sa'yo? Sa akin, insect repellent. Takot to para sa mga sumisip ng dugo sa gabi. Tapos, mga sumisip-sip? Liquid soap. Tapos, liquid soap din? Ito, hand sanitizer. Patanggal ng mga amoy-amoy. Oo, diba? Ang ganda. Ay, iba palang klase ang products ninyo, Miss Girly, ano? Meron kayong for the hair, for the body. For the heart. Yes. Actually, more on daily essentials talaga yung mga product na nilalabas namin. Pero, at saka kung mapapansin mo, yung mga ingredients na ginamit dyan are locally available sa atin. Kasi talagang pinopromote namin, support local. Oo, yan ang maganda. Maganda sinabi niyo yan, Miss Girly, kasi sa panahon ngayon ng pandemya, we should support local talaga. Yes. Yung mga small businesses, dahil sila yung talagang kawawang-kawawa. Tinamaan. Matanong kita, Miss Girly, since nag-venture ka na into online selling, kumusta na po yung inyong travel agency? Oo, sa pala yun.
ano na pa, ano pa na siya, holding on. Ay, parang kanta. Yun lang, ano siya, hindi pa rin namin binibitiwan yung office, so tuloy-tuloy pa rin si renta, yung we're still paying the PLDT kahit hindi ginagamit, diba? Wala talagang consideration. PLDT, ano naman tayo, ha? Oo nga, PLDT, PLDT! Kayo talaga. We still believe naman, alam mo yon, magbabounce back ang travel industry. Yes, and ano naman, I think you open up na rin siya eventually, actually, diba? Oo. Pero, actually ngayon, yung travel agency kasi namin nasa Rizal, San Mateo Rizal, MGCQ na sila. So allowed na yung 50% at least na mag-open. But kaya lang, wala talaga, as in walang walang customer. As a as an online seller and travel agency owner, ano masasabi ninyo doon sa pagdedeklara nga ng mga quarantine natin dito? Is it really disastrous sa mga kumpanya? Or in a way, it also helps? Ano pong nakikita ninyo bilang isang negosyante? Kami, yung nangyari lang, actually, ano yan eh, positive and negative. Okay. Doon sa negative muna tayo. Doon sa travel industry, parang kami, yan, I will speak na in behalf of the mga travel agents. Yes, okay. Ang nangyari kasi, like yung mga refunds ng airlines, sila airlines sobrang tagal na mag-process. Actually kami, February pa kami nakaprocess na until na wala pa kami nakukuha. Okay. Kung meron man, kung meron man, napunta lang yung ginawa nila, travel fund. Nasa kanila pera mo. Diba? Na pagka magbubuk ka, yung pwede mo ipambayad yung travel fund. So para ka nagpa-utang ng walang interest sa kanila. Parang pre-payment, diba? So yun yung naging ano, na ang ina-expect namin is, actually, hindi naman namin sinisisi kasi sino ba may gusto na magkaroon ng COVID outbreak. Tama. Yes, we are requesting no, na sa parang dun sa proper agency, natulungan nyo naman kami na magpaliwanag kasi yung mga ibang travel agent talagang nag-undergo sila ng depression kasi talagang nahaharas na sila ng mga customer na requesting for refund. Mm-mm. Ang problema, wala naman sa amin yung pera kasi naibayad na rin namin sa mga hotels, naibayad na namin sa mga airlines. Kasi alam nyo yan, kahit ang tour mo next year pa, pag ngayon ka nag-book ng airlines, fully paid na yan. Diba? Tama. So, wala sa amin yung pera. Anong nangyayari? Pero kami yung frontliner eh. So, kami yung nakipag-usap sa client. So, sa amin siya kinukulit. Ang inaano namin doon, at least mag-intervene yung mga agencies na like DOT to help us na airline, baka pwede nyong i-expedite yung process ng refund. Sa kasalukuyan ba, nagkakaroon na kayo ng usapin ng mga government agencies at kayong mga travel agents? Actually, meron naman. Kaya lang, nagpapasalamat nga kami sa media. Kasi kahit papano lumalabas yung news sa mga sa newspaper, tapos nababanggit din sa news at saka sa mga radio station na yan na ang airline, they owe, noong nakaraan, 900 million refund to travel agencies. So, alam mo, at least yun, it's an information to the public na, hoy, wala sa aming mga travel agent ang pera. Yun ang diba? Negative side, okay? Ano naman ang positive side na nakita ninyo as a travel agency owner itong pandemic neto? Yung sa travel agent, ang positive niyan is kahit papano, yung mga spots na pinupuntahan natin na masyado ng, alam mo yon, parang nakaka-recover sila kaya yung mga beaches natin, di ba? Yes. Kasi sabi nga eh, kailangan din ni Mother Nature ng healing time. Tama. So, ito yung naibigay natin na contribution during the pandemic. Nagkaroon ng healing time. Correct. Ang mga tourist spots, lalo na yung mga sobrang commercialized na. Mm-hmm. Yun yung naging positive na ano naman. So, masasabi nyo, Miss Girlie, na ito yung panahon na wag natin titignan yung negatibo lang. Mm-hmm. Na kahit na may pandemic, anong mapapayo ninyo sa mga nakikinig sa atin? Ng mga online sellers din. Like us, hindi na ako lalayo. I'll take ourselves as an example. Alam mo yon, bread and butter namin yung travel agency. But all of a sudden, sabi ko nga eh, parang natulog kami, na jet setter kami pag gising namin, parang malapit na kami mamalimos. Ganon ka drastic, di ba? Mm-hmm. Tapos, pero, still, sabi nga,
kung doon ka magdudwell sa negative thing, walang mangyayari sa'yo. So you have to take into, ito pandemic. Yun yung ginawa namin, pandemic. Ano ba ang pwede nating gawin during pandemic that will still generate employment? Hindi lang para sa staff namin, para din dun sa mga displaced workers sa travel industry. Ano ba yung maiko-contribute natin na para at makakapag-generate din ng income on our end? So, kailangan mo lang tingnan. Ayan, kung hindi nag-pandemic, definitely, alam ni Dion yan, sobrang busy ko, hindi namin mabibigyan ng pagkakataon na ma-share sa public yung naturals, yung mga health benefits na pwedeng gawin. Using virgin coconut oil, di ba? Hindi namin ma-share. So, at this time, nakakatulong din kami kasi yun nga, yung mga distributors, yung mga sabi mo nga gustong mag-online selling, hindi naman nila alam kung paano sila mag-start. They can start reselling our product. So, nakakapag-generate ka rin ng income. And speaking of which, maybe you would like to promote. Yes, share your website or your Facebook. Your website or your Facebook kung paano nila makukontakt kayo. Ayan. So, thank you. Yun. So, yung mga interested na mag-join, we have a Facebook page, Naturals PH. By the way, yung spelling na Naturals niya is G-N-A-T-U-R-A-L-S-P-H. Kasi yung iba, ni-research na nakalimutan nila. Ang balsa nila kasi G-Naturals. Actually, it's Naturals lang. Silent G. Yan. So, we have a Facebook page. Then, we are doing a presentation every Monday and Friday, 7 p.m. through Zoom. Ay, taray mo. So, hindi mo na kailangan lumabas. Pati yung pag, alam mo yun, sign up sa amin lahat yan, automated na. Kaya ang kailangan nila ngayon talaga internet. Ayun, oo. Anyway, yes. Naku, pasalamatan na natin kasi mag-ano na tayo, malapit na mag-station break. Maraming salamat, friendship, sa pagbigay sa amin ng oras na magma-interview ka namin sa sitwasyon nyo ngayon at pagbigay sa amin ng mga payo sa mga negosyo. Maraming salamat, Miss Girly Gravador, sa inyong pagpapaunlak sa aming talakayan. Okay? You're welcome. Ayan. So, siguro parting words lang. Wag lang susuko. Habang buhay may pag-asa. Laban lang. Dapat kaganda ng sinabi ni Miss Girly, wag susuko habang may buhay may pag-asa. Huwag po kayong aalis, mga katambay. Magbabalik po ang Tambayan 12:30 na ng tanghali. Tambayan sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Maganda mga tanghali po. Welcome back. Our special co-host, TikToker, Atorinik ng J-Lo in the house, yo. Yes. Ang tagal ng ano. Hindi ko na alam ang dasa. At syempre ako po si Dion Malano. Welcome back, a.k.a. Dionce. Yes. At least, mga katambay, dyan lang kayo kasi meron tayong blind item. But yes, before that, i-connect lang natin. Yung kasi sinabi ng ating special na panauhin kanina na dating may travel agency. Meron pa rin naman siya ngayon. Meron pa rin naman. Pero nag-venture na siya into online selling. At least sana may napulot kayo, no? Na may natutunan kayo na problems at saka paano nyo haharapin. Ang makukonekta ko lang kasi sa negosyo may tinatawag na SWOT. SWOT. Ano yung SWOT? Pagka nag-analyze ka kasi ng negosyo, titingnan mo yung SWOT. SWOT. SWOT analysis. Ibig sabihin yan, parang grid yan eh, matrix. Strengths yung S. Weaknesses yung W. Okay. Opportunities yung O. Threats yung T. Gusto ko yung T, yung threats. Okay. Oo, threats. Titingnan mo, ano ba yung strengths, yung mga lakas ng iyong negosyo na papasukin. Ano ba yung kahinaan yan? Yung mga ma-encounter mo, kagaya nung kanina sinabi niya, internet, logistics. Tapos ano ba yung mga opportunities? Kung sa lugar mo ba makakabenta ka? Kung hanggang saan yung coverage area? At yung threats. Threats kung may competition. So, kailangan bago kayo mag-online selling, tingnan nyo maigi yung SWOT. Ayan. SWOT analysis. Maganda pa, agandang advice para sa lahat na nagsastart itong ano. And again, maraming salamat sa Naturals, G-Naturals. G-Naturals. Yes. Silent G. Natural. So, di ba? Naturals. Okay. Ikaw pa nila para ho siya. Oo. Ay, salamat ng marami. Ano, bati-bati tayo muna. Sino ba nandito? Oo. Ma'am Amalia, Sir Ariel. Ayan. Dato mo, sige, nagbabalik ha. Oo nga. Okay. Jasmine. Ang dami. Mackay Suzuki. Christina, Jasmine Jared, Orosa. Jared. Imelda. Ele Umayla. Correct. Ruth Jean.
Imelda? Ang dami. Oo, Janet Ikeda. Ang dami, ang bilis kasi. Yes, Wilma Hilario. Pasensya na pag hindi namin nababasa kasi ang bilis po talaga. Si Rachel Grace Garganera, hello. Mami Ging Liwanag, of course, Rocky Salumbides. Hindi pa nag-guess sa atin. Mag-guess ka na sana. Uy, busy siya, nagpa-plant siya. Ang gaganda ng tinanim niya. Plantito siya? Oo, plantito. Ang bilang. Talagang prutas. Nagsisimula na, pinaplant niya talaga. Pinaplant niya? Oo. Nagtatanim siya. Anong tag doon? Ng binhi. Binhi? Oo, binhi ba tawag doon? Binhi. Oo. Nagtatanim na siya ng binhi. O, di ba? Alam mo, mga durian, marang, kakao. Pasa durian siya. Oo, ang galing. At saka, ang bilis lumaki ng mga tinanim niyang binhi. Mm-hmm. Oh, di ba? Kaya nakakatuwa. Tapos si ano pa ba? Si Mommy Rosemary Malabon at of course lahat ng I'll take this opportunity. Pasalamatan ko lahat ng mga bumati sa akin. Oh, kasi grabe. As in, Diyos ko po sabi ko, hindi ko akalain. Ang daming nagme-message sa akin. Oo, nanunod ka ba? Oo, grabe. Hindi ko in-expect talaga yon. Kasi, di ba, quiet lang naman ako nung nag-celebrate. Kasi nga last week was the death anniversary ng mom ko. Yes. And I might go on Facebook lang. Bali, naka-thank you rin pala sa YouTube subscribers ng Nixtradamus. Kasi, nakita ko, pwede na ako mag-go live. Ayun. Dati hindi pwede. Ibig sabihin noon, okay na yun. Yes, oo. So maraming salamat sa inyong lahat, ha. Oh, ngayon meron tayong blind item muna. Blind item muna tayo. Nakahiya. Oo. Ay, bali. Kasi kapita-pitaga na ating guest. Kaya, unahin na natin kabalahuraan natin. Oo. Go. Sige, ikaw muna. Blind item. Okay. Siyempre, may nagkamali po mag-post. Sina Chitel? Nagkamali po siya ng kanyang pagbukas ng cellphone. Nakita po ang kanyang... Aha. Ang kanyang... Jewel of the Nile. Oo. Na napakalaki. Oh my, uy, nakita ko yun. Dakota Harrison. Correct, oo. Ano, Felix Bakat. Hindi Bakat. Ay, talagang ano? Silang sila. Oo, yan. Sina siya yan. Ito ba? Hindi siya local. Hindi local. Aba, kung bahulaan niya, meron din akong pantapat dyan. Pantapat din? Yes. Local ba yan? Hindi rin siya local. Ay, mo, international din. Oo, international din. Nagbaon ka pala talaga. Of course, hindi ako papatalo sa'yo. Kala mo ba? Ito naman, dati rin siyang katunggali ng isang... Hero. Hero movie. Hero movie. Isang hero movie, siya yung katunggali. Aba, talagang pinangalandakan niya at nakasmile pa siya. Ay, talaga ba? Oh, ito kasi yung binanggit mo, medyo ano siya, hindi niya ina-expect. Oh. Parang, tiriring, ayan na. Meron na. Oo, kashing-kashing, gano'n, di ba? Pero itong isa, talagang pinapakita niya talaga. Proud moment, ha? Sino ba yan? Basta, siya, katunggali ng isang hero character. Ayan. Character. Hulaan nyo yan, ha? Mamaya, pag may time tayo, mag-ano rin tayo, baka local din. Kasi meron din. Ah, may local din. Meron din pala. Ay, parang may alam ako dyan. Oh, yes, alam mo na yun. Yung may nakasakay. Iba sa akin sa banyo. Ah, sa banyo sa'yo? Sa akin, nakasakay naman. Ano ba? Ang dami natin. Naku, siksik. Nakakahiya naman yun. Tapos ang ating guest. Di ba, at isulaan nyo na yan. Ganyan, kapita-pitaga na tayo. Sige. Oo, ipakilala mo na muna. Ngayon po, meron po tayong pangalawang guest. Siyempre, palagi po naman si stambahin. Palaging mabala. Puro kami na sorpresa. Correct. Ito pong guest namin na isang, according sa kanya, simpleng teacher. Elementary teacher siya ng Mother of Christ Montessori Integrated School of Bagorta. Kahiya tayo. Pero gwapo siya. Oo nga, medyo cute nga to. Cute siya. Si Teacher Chester Taliawa, kapusta bayan. Magandang hapon, Chester. Magandang hapon po. Boses pa lang, ulam na. And Sir Dion Balano. Magandang hapon po. Boses pa lang, ulam na. Extra rice, please. Elementary teacher yan. Ay, sorry po. Kulang po kami sa GMRC. Pasensya na. Wala pong problema. siya? Caring sharing. Oh, diba? Anyway, good afternoon, Sir Chester. Good afternoon po. Meron kaming gustong talakayin sa inyo. Sige, simulan mo, Dion. Oo, sir. Kasi po, lately po, syempre, napakainit po abag simula ng pagbukas ng eskwela. Ito, correct. October 5, diba? Pero yung mga nagbukas ng taon na, palagi po natin narinig na yung estudyante po, yung palaging tinatalakay, napakadalang po yung teacher side. Ayan. So, yung po sana yung gusto namin talakayin na tanongin po na bilang isang guro, ano pong yung hinaharap nyo ngayon na mga problems or concerns, correct, adjustments, itong new normal natin? Yes. Ayan. So, una po salamat at nabigyan kami ng chance na ma-share naman yung experience namin bilang isang teacher, Actually, sobrang laki ng impact
sa aming mga features. Especially yung mga features na aminin na natin, hindi ganun kagaling when it comes to technical, computer, laptops, ano? Basta na sa face-to-face, ano? Ang laki ng adjustment na ginagawa namin. So, sa side naman namin, I work sa private school naman po, ano, magkaiba naman siya sa public. So, yung adjustment po na ginawa namin talaga is totally from zero, talagang bumaligtad kami. Alam mo yun, actually, narinig ko nga kanina, doon sa unang nagtupok kanina, denial. Actually, ako until today, parang sabi ko, ito na ba talaga? Denial pa rin ako na sana may chance pa ba na maibalik. I'm still hoping na mawala na tong pandemic. Kasi, totoo lang, pag nakausap yung mga kaibigan kong teachers, alam mo, isa lang sinasabi nila, ayoko na, suko na ako. Alam mo, parang ang bigat sa loob na yung kaibigan mo na matagal na nagtuturo, then biglang ito, pagising nga naman namin, ito na yung nangyari sa amin. Parang ang hirap, no? Kasi ang dami naming hinaharap, kailangan naming matuto ulit, no? Alam mo na, pag matanda na, siyempre, it takes time for us to learn, no? Para matuto ulit ng mga bagong bagay, no? Ngayon, are you referring, sir, to ano yung sinasabing mga technology? Kasi ngayon, di ba? Exactly, yes. Yung online teaching ang nangyayari. So, maraming mga guru naman na hindi lang naman sa private sector, kundi maging sa public sector, na hindi naman ganun ka-adept pagdating sa technology, di ba? Yes. Plus, yung kakulangan pa sa equipment. And nakakabigla rin kasi lahat na lang ng mga schools, lalo na yung mga administrations ng iba't ibang schools, ay mapipilitang mag-invest talaga kaagad sa mga computers. And, exactly. Tama. So yan po, na-encounter nyo rin yung problem na yan sa school ninyo? Yes po, sir. Actually, nakailang buwan atak na para mag-training. Wow. Kasi nga, wala kaming idea. No? Totally zero yung idea namin. So, magkaiba pa rin yung magta-try out tayo. Kasi nakapag-start na kami ng August 24. Iba pa rin yung ang laki ng difference. So, ang kagandahan lang kasi, nung naka-start na kami ng 24 onwards, nakikita na namin yung mga problema na dapat naming baguhin. Okay. So, lagi tayong may plan B, C, D, and so on and so forth. Okay. No, kailangan laging open. Maybe, sir, you can tell us a few of these problems na na-encuentro nyo simula nung August 24, pagdating sa pakikitungo nyo sa mga mag-aaral. Okay po. Una po naging issue namin dyan is yung communication. No? Okay. Yes. Alam naman natin na ang internet ng Pilipinas ay sobrang ganda. Nakakaroon ka ng PNG. Tama. Ano internet connection niyo po, sir? Ano po? Ano pong internet connection niyo, sir? Converge po. Converge sa akin. Napakalawa yung Converge, siya. Ito na naman tayo, Converge, siya. Oo nga, Converge na naman. Ang problema namin, sir, sa school, dahil sa school namin, PLDT naman. Tama ka kanina. Kumangin lang ng konti. Wala na. PLDT na naman tayo, ha? Strike to na kayo. Oo, kanina PLDT yung problema. Ngayon PLDT na naman. Ano ba PLDT? Opo. So, yun po yung naging issue natin, yung communication. Kasi, yes, meron tayong mga free social media apps, no? Halimbawa ng Google Meet, Zoom, nagagamit natin. Ang problema kasi, okay nga si Google Meet, ang problema yung internet naman natin. Ayun. No? Nakuputol, nagkakaroon tayo ng distraction. Always ngayon, the internet. Exactly. Ang issue natin dito is, what if nag-start ka na magturo, then nawala yung estudyante mo, half your student nawala. Anong magiging option mo ngayon? Tama. Hindi ba? So si teacher, hindi after ng class, tapos na. So kailangan namin balikan yung mga nawala and i-update sila. Ano alam niyo, hindi kami natapos sa hours lang ng work namin. Beyond that, we're still working on it now. Tama. Kamusta ba sila? Kumbaga, hindi lang sa oras na i-google ninyo kasama yung mga estudyante ninyo, kung hindi, even after that, kailangan tutukan nyo rin kasi mayroong mga estudyante nawawala ang connection or maging kayo mismo, baka mawala ang connection nyo, di po ba? Exactly, tama po. Opo. So, paano nyo po hinaharap yung ganung problema? For example, nag-lesson kayo today, 1 hour, tapos biglang nawawala sila o kaya kayo ang nawawala, paano nyo tinutugunan yung na-miss nila or na-miss ninyong sabihin? Actually, sir, ang kagandahan sa ginawa namin mga teachers, kasi lagi kami, nung mga panahon na walang pasok, lagi kami nag-iiting ano bang pwede, ano bang hindi pwede.
Yun ang ginagawa namin. So, naka-ready na kami. Yung mga parents, nakapagitin na, pag nawala si student sa gantong time, plan B po tayo. Pag hindi okay si plan B, plan C tayo. Alam niyo, lagi tayong merong naka-ready. Oh, back up. Kasi ikaw, lagi may back up. Opo. Yes, lagi tayong may back up talaga. Can you cite, give us an example of yung back up ninyo? Ito po ay para sa kaalaman din ng lahat ng mga nakikinig sa atin na may mga anak or apo na nag-aaral. Kasi base sa inyong karanasan, kunyari nga po, ano po yung alternative nyo kung naputol? Paano nyo tinutugunan? You can give us, let's say, one or two na solutions na nasasuggest ng inyong school. Okay. So, ang ginagawa pa namin, so halimbawa, through Google Meet, na wala yung connection, na wala yung bata. So, meron pa tayong isang social media account, which is the Facebook. Okay. Okay? Sa Facebook, gumagawa tayo ng groups. Sa groups na yun, ipinupost na natin yung mga advanced na pwedeng gawin kung mawala man lang yung connection. Okay. And then, aside from that, si school naman, nag-print out na, okay, ng handout, na pinaiikot sa mga parents. Once na magka-problema, doon na po tayo dudulog. So, actually, lagi namin sinasabi sa mga parents, hindi namin kayang gawin ito ng kami lang. We need your help. 50-50 po tayo. Speaking of which, yes, since nabanggit nyo yung sa parents, kasi hindi ito natatalakay Yung meron ho ba kayong na-encounter, maybe not personally, pero may mga problema rin po ba sa pakikipag-ugnayan sa mga magulang mismo? Yes. Sige po, maging totoo tayo. Sige po, meron po. Sige lang po. Meron talaga. Okay. Hindi nawawala po yan. No? Kasi minsan, sabi nga nung aming principal, hindi natin pwedeng gawin pare-pareho yung behavior ng bawat parents. Kasi meron kanya-kanyang inaharap yan. No? Yung isang parent siguro, maaaring okay yung buhay niya. Yung isang parent, mahihirapan. No? So yung adjustment kasi, sir, isa yan is yung hindi mo agad matugunan yung tanong nila. No? Yung mga tanong nila, halimbawa, meron silang PM sa'yo through personal message, but hindi ka nag-reply. So, alam mo yun, magiging malaki ng issue. Parang ganun pong nangyari. Okay. Ang pinapaliwanag namin sa kanila, kung kayo parents, 10 teacher ang kausap ninyo, kami po, 100 students and 100 parents ang ina-accommodate namin every day. Wow, ang dami noon. It takes time talaga na bigyan nyo kami ng time na mag-reply sa inyo, hindi ora-orada po. And can you say, sir, na itong pandemic na ito, ang responsibility should be shared, hindi lang teachers? Yes, sir. Ano pong pananaw ninyo dyan? Sir, actually, isa yan sa mga na-talk po yan last week, no, sa parent orientation namin. Wow. Tumingi ako ng tulong, no, na hindi namin kaya. Okay. Na hindi namin kaya na gawin ito mag-isa. No? Kasi marami tayong way. Example, yung assessment natin sa mga bata. Hmm. Hindi naman pwedeng pakuha namin yung mga gamit nila. Kasi may mga parents tayo na ayaw. Dahil baka lang doon yung bacteria or yung sakit, ano? Mm-mm. So, ang ginagawa natin kay parents pa lang, nagbibigyan na tayo na ito po yung gagawin namin sa bata. Mm-hmm. Then, tugunan nyo lang kami kung ano po yung pinapagawa namin. Tulungan nyo lang po kami. Sir, tanong lang po. Kasi may mga classes na interactive talaga or kailangan physically present ang estudyante. Paano nyo po tinutugunan nyo na hindi naman sila pwedeng pumunta sa school? Di ba? Example, PE. yan po, maganda. Okay, magandang ano po yan. Okay. Siguro nasa teacher yan kung paano niya iinganyo yung bata. Okay, last week nagpa-PE si teacher. Ako po nagpa-PE ako. Okay. So ang ginawa, ginawa ko lang sa mga bata. Physical exam ba yan? Charot. And you know, sa mga grade 6 natin. Ano? So ang ginawa natin, gumawa tayo ng way, no? Nag-send lang tayo ng video na ginagawa ni teacher na pwede nilang gayahin. Or si teacher mismo ang gagayahin nila. Ganun po. Okay. Paano po yung mga let us say group work ng mga estudyante? Kasi minsan mayroon ganun lalo kung grade 6, 'di ba? Para maturuan naman sila yung social interaction. Yes. Paano niyo tinutugunan yung ganun? Yun sir, sabi ko nga kailangan nating mag-aral, no? Kailangan nating pag-aralan kung paano gamitin yung halimbawa yung Google Meet natin, no? So it takes time para pag-aralan, pero ngayon kasi nagagamay nga natin unti-unti. So, nakakagawa natin ng mga groupings nila. Then, yung groupings pa yun, automatic, si teacher mag-dual work naman siya. So, kailangan, bantayan mo pareho yung ginagawa ng mga estudyante. So, kailangan siya talaga alalay. Sir, would you say na nagkaroon kayo ng added responsibilities? Actually,
yung pagiging guru naman, kasama na siguro yan. Kasama na. Ano, alam naman natin na hindi lang tayo nagtuturo basta-basta. May mga teachers talaga na beyond that, gusto nilang tumulong sa bata. Or so, maybe, instead of added responsibilities, nag-iba lang ang responsibility. Yes, nagkaroon na ng changes. Actually, para sa akin kasi, anak, meron din namang, para sa akin to, meron din namang positive na sana po itong pandemic. Oo. Kasi, mas na karoon ako ng way para matuto. Hindi lang yung alam ko lang. Gumawa ako ng paraan para paano ba gagawin ko. Gusto ko malaman to kasi gusto kong makasabay. Okay. Sa nangyayari ngayon. So parang it's more of parang nagkaroon kayo ng realization of added skills. Tama po ba? Yes, I exactly. Like oo. Question is, sir. Diba, ang like mo na-reason out, may edad na ako. Parang okay sir, na hindi ako. Pa? Parang hindi naman. Parang hindi po. Kasi ang gwapo-gwapo nyo dito sa picture nyo. Oh. Single pa kayo? Single na ba single? Ah! Ready to mingle? Wait, ready. Sorry, sorry po. Akala ko Friday episode tayo. Sorry, sir. Kagalang-galang nga pala ang ating bisita. Sir, sorry. Wala akong problem. Pinapasaya lang natin ang ating mga tagapakinig. Tama naman. Habang hindi pa nila nahuhulaan yung blind items. May nakahulaan. Meron na. O, mamaya balikan natin. Sir, ito very personal question po sa inyo. Kasi po, syempre let's talk of the enrollment. Is that also a problem considering ang dami raw based sa mga news reports na naglilipatan sa public schools? Na-affect ko ba sa pananaw niyo, not just sa school niyo but ang mga private schools in general, yes, yung enrollment po ba ng mga estudyante na apektuhan nitong pandemic? Sobra po. Sobrang naapektuhan. Actually, nakakalungkot ano pag nanonood ka ng news. Then, mapapanood mo, nagko-close yung school. Yun. Parang kahit hindi ka teacher doon, ang sakit. Ang sakit sa pakiramdam kasi yung kapwa mo, guro, walang magiging trabaho. Correct. In fact, sir, nakita rin ako isang picture ng isang guro na nagbebenta na siya ng parang yung mga nagbebenta sa kali ng Yossi, Candy, di ba? Tapos nilagay niya, may karatula siya na, ayaw ko kung totoo yung nakita kong picture ha, pero nakalagay kasi, teacher ako dati, please buy naman. Yung parang gano'n. Yun ang masakit, di ba? Kasi ang mga guro kasi, sila yung dyan nagsisimula kasi kung ano tayo ngayon, ang mga guro, utang natin yan sa mga guro. Kaya, ano yung masasuggest ninyo sir na kung meron kayong masasuggest or may maipapakiusap sa pamahalaan para naman yung plight ng mga guro, hindi lang sa public schools, kundi yes, pati sa private schools, ay matugunan para naman matulungan din ang mga guro natin? Yes po. So siguro ang hihilingin natin is yung full support. Okay. Kasi parang ang nangyari lang, sige support, pero sana gawin naman, no? Kumilos naman. Ano, kasi hindi kami nandito para manggulo, parang gano'n nangyari. Nandito kami para tulungan din kayo. Kumbaga, tulungan naman tayo. Hindi pwedeng si teacher lang, hindi pwedeng si parents, hindi pwedeng yung bata, hindi pwedeng government lang. Cycle po tayo. Talagang umiikot sa lahat. Nice. Okay. Sir, any parting words? Kasi sorry, medyo limited yung time natin. Yes, so walang problema. Apo, anything you would like to say para mapakinggan kayo ng milyong-milyong Pilipino sa buong mundo? Okay po. Ang siguro ang i-share ko lang sa lahat, mature na tayo, adult na tayo. Pwede natin piliin na maging negative or positive. Pero di ba mas masarap na tayo yung tumuha ng solusyon sa sarili nating paraan? Gusto ko yun. Ang ganda. Maraming salamat, Sir Chester, sa oras na iginugol niyo sa amin. Sana hindi ito ang una't huli. Yes, sir. Okay. Okay. Po, stay safe maraming, po, sir. And apo, sa lahat po ng mga guru dyan sa school ninyo, maraming salamat po. Salamat po. Thank you po. God bless. God bless po. Ayan. Babati muna tayo. Magkakabati ng birthday. Oo, happy birthday daw kay Edita Barrientos. Happy birthday. At kay Ma'am Timmy. Birthday natin ng Ma'am Timmy. Oo, si Timmy Marquez. Birthday rin ba? Uy, hirap na hirap siyang tumakbo. Kaya nyo yan. Hindi kasi nagja-jogging yata siya. Nakita ko eh. Oo. Pwede siyang padala ng pagkarat. Hindi, pero carry niya yan. Oo. Miss Timmy, kaya niya yan. Ayun, may nakahula na ba sa ating meron isa. Isa pa lang? Huwag natin sabihin kung ilan sila.
May nahirapan sila sa iyo. Nahirapan yun sa akin? Oo. Ang dami noon, di ba? Oo. O sa iyo, huwag na, tama na yun. Kasi marami pa tayong iba blind items, di ba? O yun, alam mo nakakatuwa, no? Yung, pareho sila yung online seller at saka itong teacher. Oo. Yung isa sinasabi, let's not lose hope. Yes. Yung naman pangalawa sinasabi na magtulungan. Kasi it's a problem of all. Lahat naman. Lahat naman tayo dumadaan sa problema sa pandemic na ito. Nako, nako, kulang na naman tayo sa oras. Oo nga, matapos na para tayo. Sige, mag-part, ano na tayo? Parting word. Oo, sige, ikaw muna. Isang, dahil po isang surprise ang listo para sa inyo, kami po, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong tanghali. Yes. Ako po si Dion Malano, aka Deonce. Opo. At on behalf of sina Attorney Trixie and Attorney Ahmed and the rest of the team na bumubuo ng Tambayan, ang susunod po na programa ay ang Pilipinas Ngayon, kasama si Yusek Robert Rivera. Sana po ay marami kayo na pulutang aral. Like and like, share and share. Uy, payo pa tayo. Meron pa? Kung, oh, yes. Kung ayaw mo paglamayan, magsuot kayo ng face mask at face shield. Payo ng Tambayan. Alauna na po ng hapon. Tambayan sa DWIZ.